Paging Dr. Gary C., please proceed to the geriatrics department. Ay, hello po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Gary C. at nanunod po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan natin ay yung mga immune boosters. Meron po mga prutas at gulay na kilalang magpapalakas ng inyong immune system. Pero di ba ho ba mas maganda na pag-usapan muna natin yung immune system o kaya yung tinatawag na immunity. Bagamat sa inyo, maaring pag may sakit sa puso, pupunta sa cardiologist. May sakit sa baga, pupunta sa pulmonologist, di ho ba? At alam niyo yung mga tinatawag na human body system, di ho ba? Pero ito po yan. Pag sinabing human body system, may kinalaman yan doon sa mga organ na responsible doon sa particular system. Halimbawa, skeletal system, pinag-uusapan mga buto, pati kalamnan, mga muscle. Respiratory system, aba, mula sa sipon-sipon, ubo-ubo, problema sa baga, respiratory system. Muscular system, mga kalamnan, circulatory system, may kinalaman sa puso at sa mga ugat o sa pagdaloy ng dugo nyo. Pati yung circulation na tinatawag, di ba? Cardiovascular yan. Digestive system, alam nyo, may kinalaman sa bibig, dun sa esophagus, yung mga may sinisikmura, may problema sa bituka, hindi makadumi, ang pinupuntahan nyo, gastroenterologist, digestive system yan. At nervous system, may kinalaman naman sa inyong brain, mga nerves. Ngayon ang tanong, alam natin lahat yan eh. Pero alam nyo ba na meron din tinatawag na immune system? At ang mga organs naman na involved sa immune system natin ay yung tonsils, adenoids. Abay, magulat kayo, pati appendix. Pero sabi nila, ay ako tinanggalan ako ng appendix. Ang sabi, wala naman daw silbi yan. Pero ang appendix ay tumutulong din sa inyong immune system, lalo na during childhood. Pagdating mo na ng mga edad na 10 years old, din na importante yan. Ganon din yung tonsil, kaya pwede kang tanggalan ng tonsil, pero okay ka pa rin. Pwede kang tanggalin ng appendix, pero okay ka pa rin. Kasi ang tawag dyan, mga secondary immune system organ. Pero ang pinakamahalaga dyan, sa mga nakikita nyo, yung tinatawag na thymus, tsaka yung bone marrow. Yan yung primary immune system natin na protector. Ngayon, yung mga yan, kagaya ng kulani, tinatawag nyo lymph nodes, tinatawag nyo kulani. Lahat tayo may kulani. Ang masama kung namamaga ang ating kulani. Kasi ang lymph nodes ay nagbibigay din sa atin ng proteksyon. Ini-increase ang ating immunity. Tagalinis yan, taga-drain ng mga dumi sa ating katawan. Yung spleen, yung bone marrow, gumagawa ng mga red blood cell. Diba? Yung thymus, gumagawa yan ng mga cells ninyo na may kinalaman sa immunity. Yung mga nagpapa-CBC kayo. CBC, pag tinignan nyo, may tinatawag na differential count. Yung differential count, nakalagay doon neutrophils, basophils, lymphocyte, eosinophils, lahat yan mga white blood cells na tinatawag, nagbibigay din ng protection sa atin. Doon nga natin nalalaman kung may infection, di ba? Pag pina-CBC, mataas yung WBC, titingnan ngayon ano yung particular na white blood cell ang mataas. At maaari magkaroon ng idea yung doktor kung anong klaseng infection na meron kayo. Yan. Ngayon, when we talk about immunity, ay ang unang isipin nyo, may panangga ka, may protection ka para makaiwas sa sakit. Yan ang immunity. So, what is immunity? The body's immunity is the response ng ating katawan bilang protection at makaiwas sa sakit. So, lahat po tayo ay may tinatawag na immune system. Immune system, okay. So, pag sinabi nating immune system, ano mga dapat yung gawin? Ang first line palagi ng tinatawag natin line of defense. First line of defense ay pumili tayo ng mga healthy lifestyle. Madalas natin marinig, di ba? Oh, kumain ng tama, kumain ng maraming prutas at gulay, maraming antioxidants yan. Huwag nyo kalimutan mag-exercise ng regular. Make sure na ang timbang nyo ay maayos o nasa ideal body weight kayo. Huwag manigarilyo, huwag uminom ng alak, at kung umiinom ng alak, make sure na drink moderately. Matulog ng sapat. At
minimize stress. Okay? Pasensya na, mali ang spelling, minimix na kalagay. Minimize, bawasan. Hindi nga natin maiwasan yan, pero mabawasan man lang. Hindi lahat ng problema parang pasan-pasan nyo. And proper hygiene. Pag sinabing proper hygiene, kasama na yung maghugas ng kamay bago kumain. Pag kayo inuubo, takpan nyo yung bibig nyo. Kung kayo babahing, make sure na may tissue kayo na isang gamit tapon. Lahat yan kasama sa proper hygiene, kasama maligo. E ang tanong, ilang kaya senior citizen na bihira maligo? Kaya pala nagkakasakit. Oy, biro lang ha, baka may magalit na naman dyan. Kaya sinasabi, amoy lupa kayo, hindi kayo naliligo eh. Oh, biro lang ulit. Okay. Ngayon, when we talk about immune system, kailangan ipaliwanag ko sa inyo maigi to. Kasi marami ako naririnig, Doc, bakit kumain naman ng tama? Hindi naman naninigarilyo, hindi uminom ng alak, namatay pa rin. Bakit ganon? Kasi meron pa tayo mga tinatawag na mga sakit tulad ng autoimmune disorder na may kinalaman sa inyong immune system. Yung immune system nyo ang sisihin nyo, hindi yung maling kinain o kung ano-ano. Okay, ipapaliwanag ko ng husto. The immune system, ang main purpose yan ay labanan ang mga infeksyon. Pag nakilala na ng immune system natin itong mga organism na to, nagkakaroon tayo ng sarili nating antibody o mga sundalo sa katawan natin. Once na na-expose ang ating katawan sa particular na mali o toxic na bagay sa ating kinain o naamoy o kung anuman, nagpo-produce tayo ng antibody. So nagkakaroon tayo ng panangga. Itong antibodies na to, okay, ang responsible para ma-neutralize o masira o ma-destroy yung mga toxin na yan. Nakikilala ng ating antibodies yung mga yan at ini-eliminate o inaalis sa ating katawan. Ang antibodies, okay, these antibodies retain information regarding itong mga invader sa ating katawan in order to prevent reinfection. Yan ang tandaan nyo. So, ang katawan natin nagkakaroon ng antibodies laban dyan para makaiwas na ma-infection kayo ulit. So, ang ating immunity na hati sa dalawa. May tinatawag na innate saka may tinatawag na adaptive. Yung salitang innate, ha? Innate, ang ibig sabihin yan, nandyan na mismo sa katawan nyo. Ano po bang halimbawa ng tinatawag na innate immunity? Yung taglay nyo na, nandyan na sa katawan nyo. Ito po. Ang innate immunity ay mga physical barriers tulad ng balat natin, di ba? Alam niyo po ba yung sipon o yung mga mucus? Yan ay nagbibigay din ng proteksyon. Sa ilong natin, meron tayong mucus. Sa ating paghinga, meron tayong mga mucus. At napansin niyo, pag may nasinghot kayo, o kaya alikabok, o kaya bakterya, dumadami ang plema at tinatrap na yan para ilabas niyo. So, defense mechanism ng katawan natin yan. So, isang senyalis yan na meron tayong immune system na lumalaban. So, meron tayong mga cells sa katawan at mga protina na ang purpose yan ay lumaban dito sa mga invaders na pumapasok sa ating katawan. So, ang innate immunity, meron namang limitasyon. So, innate immunity has its limitation. Because ang innate immunity, para ka magkaroon ng depensa, okay? Consider yan as first line na depensa sa ating katawan. Nag-aakyat na sa physical protection against infection. Walang adaptive immunity naman, on the other hand, involves a long-lasting protection against infection. Adaptive ang tawag. So, ang adaptive naman nahati pa sa dalawa, may active tsaka passive immunity. Active immunity, ano ibig sabihin yan? Yan na yung mga sinasabi nyo. Ang active immunity, yan yung minsan nagkaroon ka na infection, nag-produce ka ng antibody. Active immunity ang tawag dyan. Isa pang halimbawa ng active immunity ay yung tinurukan ka ng bakuna. So, parang binigyan ka ng konting bagay na pwede ka magkaroon ng infeksyon para ipakilala sa iyong katawan. So, pinapakilala. Kumbaga, pinaamoy-amoy sa iyo. So, inamoy-amoy mo. Ngayon, alam mo na, ganito pala amoy ng bagoong. Yan. So active immunity yan, bibigyan ka nung bakuna na may kasama nung virus o bacteria na yon para makilala ng katawan nyo. Pero yung dami niya ay hindi para ikaw ay magkasakit. Makilala lang. Yung passive immunity naman, yan na po yung tinutulukan ka ng mga antibodies. Hindi mo ginawa. Passive eh, parang pinasa lang sa'yo. So passive immunity is introducing antibodies to the immune system as compared sa producing it internally. Nakuha nyo? So, binibigay na sa iyo mismo yung mga
antibodies, hindi ginawa ng katawan mo. So, itong pinag-uusapan natin, very important. Bakit? Kasi hanggang ngayon, pag sinabi natin immune system, maski na kumain ka ng tama, matulog ka, maaaring kulang. Pero ano yung mga sinasabi nilang pwedeng pampalakas ng katawan niyo base lang sa mga prutas at gulay? So, simple lang po ito, ha? May share po ako sa inyong siyam na prutas at gulay. Okay? At ito mga ito, hindi nangangahulugan na ito lang po ang mga prutas at gulay na magpapataas ng immune system. Pero ito po yung mga may pag-aaral na. Okay. Unang-una, yung mga mahilig kumain ng pizza. Yan. Hindi ko sinasabing kumain ng pizza. Yung pizza kasi may green pepper, red and green bell pepper. Na laman, mapag-green o mapa-red, pero sa red, mas mataas ang nabibigay na pampalakas ng inyong immune system. Meron yang taglay na 3.1 fiber, grams of fiber, 39 calories. Actually, maganda to na gluten-free, low fat, low sodium, and low calorie. So ano daw nagagawa nitong red pepper na to o red bell pepper? Ito. So mag-chop ka ng isang cup ng red bell pepper. At ito'y mayaman sa vitamin C, vitamin E. Just half cup lang, ha. Yung isang cup na yan, pwede na yan pang buong araw. Pero sa kalahating cup lang ng sliced red bell pepper, provides na po yung 100% ng recommended daily allowance ninyo ng vitamin C. So halos di mo na kailangan mag vitamin C kung kakain ka ng red bell peppers. Base na sa pag-aaral yan. Ang broccoli, nalaman din ay maganda rin na immune booster. But ang sinasabi, mas maganda nga kung kakainin mo ito ng yung in-steam mo lang na may konting garlic. Diba? Steam broccoli. Kung gusto nyo naman, satay, pwede rin naman. Pero make sure na lang na hindi ka na mag-add kung ano-ano mga patis toyo. It's low in cholesterol. Actually, cholesterol-free pala ito. Fat-free. Low in sodium. Kaya yung mga pasyente ko na matataas ang blood pressure, minsan sinasabi ko, oh, mag-steam ka lang ng broccoli, tapos yun yung hapunan mo. Mas kilalagyan mo ng konting garlic, pwede na yan. So, ano maganda sa pagkain ng broccoli? Immune boosting nito, at ang mas ganda rito, mayaman sa vitamin A, B6, tsaka vitamin C. Next is grapefruit, no? Nalaman na ang grapefruit ay maganda dahil wala rin tong fat. Mataas din ang fiber content nito. Kaya pag kumain kayo ng ganyan, ay mapapansin nyo, hindi, maganda yung pagdumi nyo. At marami rin yan water content, kaya maiwasan yung dehydration, lalo na mga nagkakaedad. So ang isang grapefruit ay mayroon 100% din ng daily need nyo ng fiber, water, and vitamin A. Spinach, zero calories. Ito yung biro ko sa mga pasyente. Pag kinain mo yung spinach, minsan pag dumi mo nga, parang spinach pa rin, eh, di ba? Kasi nga, high in fiber yan, insoluble fiber. So, nakakatulong to para rin makadumi ng maayos. So, lahat ito mga binabanggit ko so far ay puro safe sa mga mataas ang cholesterol at immune booster because sa mga taglay nila mga vitamina. Ang spinach ay mayaman sa antioxidant A, C, and E. At magandang source din po ito ng iron. So yung mga iba sa inyo na namumutla, medyo mababa ang inyong red blood cell, eh pwede po kayong mag-spinach. So kano karami? Usually isang tali, ina-advise ko, pwede mong steam yan with garlic also, makakatulong. Kasi isa rin sa babanggitin ko mamaya yung garlic. Blackberries, bagamat ang blackberries ay hindi naman siguro pangkaraniwan sa prutas na kinakain ng mga Pinoy, no? But still, gusto kong i-share na ang blackberries, kamag-anak din ng mga blueberries, strawberries, lahat yan ay maganda rin as a superfood na 50% of your daily recommended vitamin C kaya na sa isang cup nito. More or less, sa isang cup na yan, mga 100 to 150 grams ang dami niyan. So mayaman sa vitamin C, mayaman sa water, fiber content, at talaga naman bukod tangi na sinasabi isa sa pinakamataas ang antioxidant. Avocado. Medyo hindi yata panahon ngayon ng avocado, pero still, ang avocado ay hindi nagpapataas ng kolesterol. Mali na po yung mga sinasabi ng iba na huwag daw kumain ng avocado, mataas sa kolesterol. Hindi po. Good kolesterol po ang binibigay niyan. At maganda nga yan, dahil may isang lecture ako tungkol sa avocado, pinaliwanag ko, maraming health benefits po yan. So balikan nyo yung aking video
na ang title ay Health Benefits of Avocado. So ang avocado ay mayaman sa fiber, meron din tong probiotic sa ating katawan, makatulong to na maka-boost ng ating immune system at sa healthy gut natin, kasi ang probiotics ay mahalaga para normal ang function ng ating gut. Okay. Then ginger. Ayan. Ang alam ninyo, ang ginger ay pwedeng salabat, maganda sa mga sore throat, maganda rin yan sa mga may sipon-sipon, pwede nyo gawin salabat, at pwede nyo rin kainin. So, ang sinasabi rito ay 5 slices a day lang ay maaari makatulong to, hindi lang mabus ang inyong immune system, kundi mabawasan mga chronic pain. So, mga muscle joint pain, pwede po yan. Hindi po itatapal, ha? Ito po'y iinumin, gagawin yung ginger tea o kakainin mismo. Maganda rin yan sa mga medyo naduduwal, may motion sickness o kaya morning sickness, yung pagising sa umaga parang pakiramdam mo ng hihila at ang daming nararamdaman. Ang ginger root contains a variety of antioxidants. It reduces inflammation, kaya nakakatulong yan sa mga may arthritis. At the same time, meron siyang natural antibiotic or antimicrobial and antibiotic properties. O, di ba ganda? And kiwi. Aba, sino sa inyong kumakain ng kiwi? May magandang beneficyo po yan in terms of fiber, cholesterol free din, at mayaman din to sa potassium tulad ng banana. Actually, mas mataas ang potassium content ng kiwi kaysa sa banana pagdating sa mga taong kailangan ng high potassium diet. Excellent to dahil may vitamin C din to in taglay, kaya ang kiwi ay sinasabi natin na magandang idagdag sa inyong immune health regimen. Loaded with fiber, may mga plant compounds, water, vitamin C, and vitamin E. And then, garlic, yung pinakagusto ng mga Pilipino, bawang. Ang bawang daw, may pasyente ako sabi, Doc, mataas blood pressure ko, kaya pasensya na kayo kung amoy bawang ako ngayon. Sabi ko, sino nagsabi sa'yo na ngat-ngatin mo yung bawang at bababa blood pressure mo? Wala akong sinasabing ganyan, ha? Ang bawang po ay more on the cholesterol. So, ang bawang, meron siyang taglay na allicin. Ito yung kanyang, kumbaga, active ingredients na nakakatulong magpababa ng cholesterol. Kung ang inyong blood pressure may kinalaman sa mataas ang cholesterol, maaaring makinabang sa pagkain ng bawang o yung mga supplement na bawang. Pero kung mataas BP nyo, normal lang cholesterol nyo, baka wala mangyari kundi bad breath lang. Okay? So, kung kumain ka mamantika ngayon, tumaas BP mo, aba, baka may kinalaman nga sa cholesterol. So, pwede. But hindi po yung bawang sa adobong mani. Kasi mga Pinoy, oy, pakidamihan mo yung bawang kasi maganda sa high blood yan. Yung palang kinukuha niya, adobong mani na maraming asin, betchin at may bawang. Mali po yun, hindi po yun. Ang tinutukoy natin, yung bawang mismo na fresh. Binalatan mo, chinap mo, at kinain mo. Okay? Hindi lang ngangatain, kakainin. Okay? So, ang crushed, chewed, or finely chopped garlic releases a chemical na tinatawag na allicin. Ini-increase niya ang white blood cells. So, yung immune function natin, mas tumataas dahil tinataas yung panlaban natin, yung mga sundalo natin, yung mga white blood cell, making your immune system better to equip against infection. So, yan po ang aking paliwanag tungkol sa siyam na prutas at gulay na pwede niyong isama o idagdag sa inyong araw-araw na kinakain. At kung nagustuhan niyo po ang Gabay sa Kalusugan, huwag niyo naman kalimutan yung aking thumbs up naman dyan kung okay yung aking lecture. Mag-thumbs up po kayo at huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. At please, share. Invite friends to join us here. Sayang naman yung mga tinuturo natin kung hindi natin ibinabahagi sa ibang tao, di ho ba? At sa mga nagtatanong ng aking clinic, ang aking clinic po ay ang The Life Extension Center for Health and Wellness na matatagpuan sa 3rd floor ng Belkens Tower, 127 Malacas Street, Central Diliman, Quezon City. Kung alam nyo po yung East Avenue, nandun po yung Philippine Heart Center. Yung sumunod na kali sa likod ng Philippine Heart Center, yun na po yung Malacas Street. At kung pupunta po kayo for consultation, please tumawag muna kayo dahil lahat ng consultation natin ay by appointment para may sapat na time ako maibigay sa inyo at linilimit ko lang po yung tinitingnan kong pasyente.
sa kada clinic day. So tawag lang kayo dyan sa mga numero nandyan, 8911-1314, o kaya pwede kayo mag-text sa cellphone na 0917-577-7675 for appointment. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng nanood at sana nakatulong po ako sa inyo. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!